At ako'y let me take this opportunity sa mga kababayan nating sa Bicol. Kami po ay nakikiisa sa inyo, no? Nalulungkot po kami. Hindi ko po rin maisip anong gagawin kapag ganyong kagrabe ang dumapo sa Maynila. In fact, inaasahan namin na tatama rin sa lungsod. At salamat sa Diyos at hindi na nga umabot sa ganong sitwasyon. But sa mga kababayan natin sa Bicol na nanonood, nakikiisa po kami sa inyo. Ngayon, sa maliit na kaparaanan ng inyong pamalang lungsod, tayo po ay nakahingi. Ulitin natin, ano? Nakahingi ng tulong. Malugod po namin na ipinadala yung 1,000 sakong bigas na tigpi 50 kilos na ipadala na si Governor. Yan po, gusto ko lang maliwanag, hindi po pera ng syudad. Hindi ko rin po pera. Pinagpapasalamat ko lang sa Diyos sapagkat maraming mabubuting batang Maynila ang tumugon sa panawagan ko na tumulong agad na maibsan ng mga kababayan natin sa Bicol yung kanilang mga suliranin. Kaya sa nag-donate na ayaw magpakilala, maraming salamat sa iyo. Pero sigurado po ko, mga kababayan, yung tumulong po na yan na ating tinawagan ay tagalungsod ng Maynila. Po, kailangan po pagdating sa ganitong panahon, talagang kailangan tulong-tulong tayo. Lalo na tayo, mga batang Maynila, no? Hindi tayo nakasisigurado kung kailan tayo hahambalusin ng mga trahedya. Baka isang araw, mangailangan din tayo ng tulong. Mas mabuti na tayo nakatutulong sa mga nangangailangan. Kasi hindi natin alam kailan tayo mangangailangan. Sabi nga ng kasabihan, kung anong tinanim mo, o siyang aanihin mo. Kaya kayo mga batang Maynila na nanonood, o sino man na may kakayanan. Dahil ako naniniwala, totoong sa Bicol yan, pero maraming Bicolano sa Maynila na ang mga kaanak nila ay sinalanta. So, we just try to extend a helping hand para na rin namin kayong mga kababayan dyan sa Bicol. And in the first place, kapwa Pilipino. So, I hope makatulong ng kaunti yan. Ngayon, Monday, may update naman tayo para sa Kamsur at saka sa Katanduanes. Kinakausap ko pa yung mga taga-lungsod. Meron pa akong tinatawagan. pero tingin ko po ako positibo. Tingin ko Monday may update na ako sa inyo. Kaya sa mga taga Bicol, no, buong Bicol region, no, basta kami dito sa Maynila, malayo man ito sa inyo, pumanatag kayo, yung inyong mga kaanak dito pangangalagaan namin, at kami naman bilang batang Maynila, pipilitin namin makatulong ng kaunti. Ipararating namin as soon as possible. Okay? So mag-ingat po kayo at huwag kayong mawawalan ng pag-asa, ha? Talagang ganyan ang buhay, maraming pagsubok. May awan Diyos, ha? Makakaraos din tayo. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.